tsaka nana ka. Hindi ko kaagad nasabi sa'yo. Matagal na siyang nagkikimoyro. Mile lang kaya sa si Kuya Danny. Para napapadala siya at ang dalaw niyo sa amin. Hindi naman tayo close. Nandito kami para sunduin si Isay. Alam namin sinasaktan mo siya. Wala na ho si Isay dito. Nilayasan niya nga kami ng isang araw pa eh. Gutad! Sana makita mo si ate! Sana hindi siya mahuli. Fai-fai kas! Fai-fai kakas! Ano ginagawa niya dito? Antara na! Si Enrico palabas! Tara po! Ma'am, may nagantay sa iyo kagina pa. Meron lang ako kung importanteng gustong ibalita sa inyo. Tungkol po kay Hero at kay Danilo. Anong tungkol sa kanila? Hindi ho si Danilo ang tunay na ama ni Hero. Anong ibig mong sabihin? Na nagkamali ka? Alam mo kung gaano kalaking bagay ito sa buhay namin ng anak ko. Kay Hero! Ma'am Lani, sa totoo lang hinanghihana po ako sa inyo. Hindi po kasi kumpleto yung listahan ng mga survivors na ibinigay nila sa akin. Sa katunayan, madami pa ho ang nawawala. Ngayon, sa kaso naman ho ni Danilo at saka ni Hero, nagmatch po yung mga detalye. Hanggang sa dumating na ho ang DNA test na pinagawa natin. We're just gonna get some things sa bahay, kuya. Nandun pa yung mga gamot mo eh. Salamat naman, anak. At pumayag kang umuwi tayo ng probinsya. Siyempre naman tayo. Papayag ako. Sigurado ako. Miss niyo na si Tita Nancy. Uy! Itong batang to. Pero totoo, miss ko ng Tita Nancy na. Sana lang, hindi pa siya nakahanap ng iba. Sa gwapo niyong yan, Tay. Magpapalit kayo ni Tita Nancy. Hindi, no? Tinan niyo mamanang-mana kayo sa akin, no? Tama na yan. Puro kayo bulahan, ha? Ay, nako. Sige man si Tito. O sige, ikaw na lang yung gwapo. Ayos. ito pa. Sarap. Hindi ho nag-match ang DNA ni Danilo at saka ni Hero. Bumalik po ako dun sa Calamity Center na pinanggalingan ng mga listahan. At inamin po nila sa akin. Kinonfirm nila sa akin, kamakailan lang nila na kumpleto ang lahat ng listahan ng mga survivors. Ma'am Lani, pasensya ka na po. Hindi ko naman po sinasadya yun. Ano to? Ganun-ganun na lang yun? Ganun na kadaling sabihin sa'yo na pasensya na? Na sorry na hindi mo sinasadya? Malaking gulo to sa buhay naming dalawa! How can you be so irresponsible? Pare, tulog ka ba? Hindi pa kasi ako makatulog dahil iniisip ko pa ang Ate Isay ko. Sabi kasi ni Tads, hindi daw niya nakita kay Namang Enrico. Pero baka nandun yun. Tinatago lang nila. Kawawa naman ang ate ko. Alam mo, pare. Kaya na malungkot. Makukuha rin natin ang Ate Isay mo. Kailangan lang natin magandang strategy. Tulad ng game natin kahapon. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin ni Maring Tetang. Talaga? Tutulungan niyo ako? At saka diba may powers niya si Dads? Oo nga. Baka pwede tayong bigyan ng powers para pag sumugod tayo kay Mang Enrico. Pwede ba yun, Dads? Ay. Ano yung sugod-sugod na naririnig ko, ha? At saka, bakit kayo nakatitig na tatlo dyan sa sapatos na yan? Ano bang hiwaga meron yan? Ah, wala pong hiwaga. Naiingit lang po sila. Kasi magdamag kong nililinis si Tads. Tads? Anong Tads? Ah, wala po, Lola. Ano po ang pagkain? Gusto na po kasi ako eh. Ah, gusto na gusto na po. Tingnan muna, ano ba yung Tads? Ay, ano wala po. Ano sige, pagkain na po tayo. Oo, oh, may pagkain niya, dude. Ano muna yan, pare. Ako may pagkain dito. Ay. Ganito, Mari Tetang. Tara, kain na tayo. Tara.
ma'am. Nako, sana hindi mo muna pinaalis yung investigador na yon kay... Sapuking ko talaga mukha niya. Yoy, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag to kay Hero eh. Ngayon pa na malapit na ang loob niya kay Danilo. Masasaktan silang dalawa. Eh, kung ako ma'am, di ba, mas masakit naman siguro yung ipaniwalain mo pa sila sa kasinungalingan, di ba? Sayang naman yung pagkataon na yung sana mahanap pa nila yung totoo nilang pamilya kaysa naman itago mo sa kanilang katotohanan. Wow! Pinsan, ang ganda na ng bahay mo. Parang bachelor's pad. Alam mo, may naisip ako pwede natin gawin dito. Pwede tayong mag-bachelor's party. Tapos pagdala tayo ng maraming bebot, tapos pasayawin natin. Ganun, ganyan, ganyan. Tok, mga ganun, mga ganyan. Marami si pare na kukuri-kuri. Ano party-party yung pinagsasabi mo? Isa pa, hindi mo na akong bachelor. Pwede naman eh. Ay, nako, pinsan. Pwede ba? Huwag mo nang tingnan yan. Nalulungkot ka na naman, oh. Eh, natural lang naman na maging malungkot ako eh. Naging malaking bahagi sila ng buhay ko. Pero alam mo, Harrison, kahit papaano eh, medyo... hindi na kasing sakit kagaya ng dati. Dahil siguro, nandyan yung mga bata. Binigyan nila ako ng pagkakataon para mabuhay uli. Dahil gusto ko rin silang tulungan eh. Mabuti naman eh. Ibig sabihin eh, nakalimutan mo na yung asawa at anak mo dahil andyan yung mga bata. Sila Sherwin, Kikoy at Tetang. Hindi man ganun kadali makalimutan sila eh. Kahit kailan, hindi ko makakalimutan ng asawa at anak ko. Pero, tanggap ko na hindi ko sila makikita. Sigurado ako, masaya na sila doon. Lalo na si Francis. Lalo na, nakikita niya siguro na may mga anak-anakan ako dito. Hindi tayo. Da. Fancy. Kumusta ang biyahe? Pagod ka ba? Hindi naman, hindi naman. Pinatawa lang ako ito buong biyahe ng anak mo. Ganun ba? Kumusta? Okay naman kami dito. Raph, nagri-ring ang phone. Kumusta dito? Sumasagot eh. Okay. Tay, sige po, mauna na po kayo sa loob. Ako na lang po tutulong kayo dito sa mga gamit. Sige po. Sige, sige. Salamat, Hero, ha? Sige, sige. Sige. Sige po. Hello? Hello? Rafael? Sorry, Lani. I had to make sure na malayo na si Kuya Dani. Nandiyan ba si Hero? Pwede ko ba siyang makausap? Sige, pero sandali lang. I don't wanna hurt Kuya Dani. Hello, Ma. Ma, kamusta na po kayo? Miss na po kita. Hero, anak. Kamusta ka na? May sasabihin lang sana ako sa iyong importante. Niyak po ba kayo? Ano po bang sasabihin niyo sa akin? Anak, hindi. Medyo masama lang ang pakiramdam ko. Ma, sige na po sabihin niyo na sa akin. Gusto ko sanang sabihin sa'yo ng personal. Pwede ba tayong magkita? Pwede ba kitang puntahan dyan? Ma, sige na po. Kuya Dani? Tay. Si Lani ba ang kausap mo? Usapin ko siya. Ay, sorry po. Lani. Hello, Danilo.
ako yung may kasalanan eh. Ako yung tumawag. Gusto ko lang sana makausap si Hiro. Lani, pwede mo ba akong pasyalan dito sa probinsya? Meron lang akong importanteng sasabihin sa'yo. Lani, mapagbibigyan mo ba ako? Sige, sige. Darating ako dyan. Salamat. Okay, Frankie, maiwan ko muna kayo. Punta akong grocery. Kayo naman ang bahala sa mga bata, ha? Babe! Yes po, Lola. At kayo na rin ang bahalang maghugas ng mga plato! Opo, sige po. Sige, balik Marisol, din ako, ha? Hindi ko ba sasamahan sila ni Esther? Para sa'yo. Ha? Sige na, samahan mo na. Hindi sasamahan. Tanda-tanda na yun, eh. Tara na. Magpapakot sandali. Magpo kayo. Kakausapin ko kayo. Ikoy, di ba gusto mo mabawi si Ate Isay mo kay Enrico? Oo nga po, pero ano po bang pwede kong gawin? Tatawag ako ng pulis. Palpak naman po yun eh. Hindi tayo matutulungan ng pulis dito. Pero may naisip akong paraan. Pero sisiguraduhin natin na wala tayo nilalabag na batas. Natin, Coach? Siyempre, tutulungan ko kayo. Ayos! Ayun, oh! Uy! Morrison! Ay, nahanap na kayo ni Lola Esther. Shhh! Ano ka ba? Sabihin mo wala kami dito. Doon ka sa labas. Look out ka, ha? Look out? Ba't may look out? Anong meron dito? Hindi, meron kaming pinag-uusapan dito. Importante. Top secret. Meron kaming, basta, may pinag-uusapan kami dito. Meron kaming strategic plan. Yun. Teka, maganda yan, ha? Top secret. Sama ako dyan. Ha? Anong top secret natin? Eh, kasama ka naman talaga dito, pero mas maganda kung look out ka muna. Sige na, lumabas ka na. Ngayon, paplanuin natin Operation Rescue Isay. Ha? Kukunin natin si Isay mula kay Enrico. At si Tats ang magiging MVP. Siya ang most valuable player. Salamat, Coach. Tsaka Tads. Pero bago ang lahat, ganito ang kailangan natin, ha? Hey! Ano ba? May oras na ba maghanap ng sapatos? Di mo na lang isipin ko anong gagawin natin kay Isay. Hindi natin siya pwede ilagay sa lalaki ng walis buong buhay niya, no? Don't worry, my husband. Relax ka lang. May plano ako. Wow! Plano? Anong klase plano? Katulad ko ng mga rubber shoes mo na puro palpak? Ah, wala na makausap na matino sa bahay na to. Puro kayo mga weirdo! Nakausap ko na nga lang si Beauty. Wala akong kausapin tungkol dyan sa mga pamangkin niya na sabahin! Sino ko yung weirdo sa akin? Rubber shoes, magic rubber shoes. Eh, kung tapak-tapakan ko kaya yung rubber shoes mo na yun ng stiletto ko. Red killer stilettos. Pwede. Galing naman ng mga batang ito. Kikoy! Halika, tingnan mo itong itsura mo dito. Wow, talaga naman, oh! Galing mo, ah! Pogi ka dito, ah! Naku, Tetang, ang cute-cute mo din. Nandito ka sa goalie, oh! Tetang, tingnan mo ito, itong picture mo dito. Ooh, Sherwin! Wow, ang porma, ha? Kala mo talaga professional, ha? Sherwin, tingnan mo to. Alinga kay, asa ba itong mga batang to? Ay, alinga kayo dito. At ito nga, oh, ginagupit ko't nang meron kayong scrapbook. Asa ba itong mga batang to? Okay.
Tetang! Ikoy! Sherwin! Asan ba kayo, ha? Asan ba yung mga batang to? Uy! Sa kayo pupunta? Saan na dadali niyo mga yan? Secret ko, Lola! Bye-bye! Secret? Please. Secret? Ano ba yun? Ano kaya, ma'am? Mabuti pa siguro tawagan ko si, ano, si Coach Frankie para malaman din niya kung ano nangyayari kay Hiro, ma'am. Huwag na, Yoya. Gusto ko si Hiro ang unang makaalam. Tsaka, kaya ko naman bumiyahe mag-isa eh. Ay, hindi pwede yun, ma'am. Ngayon pang ganyan na indesisyon mo naman, magulo ang isip mo pagkatapos mag-aalis ka dito mag-isa. Hindi pwede yan, ma'am. Ay, nako. Mabuti pa, ma'am, kung ayaw mo, ako na lang magsama sa iyo. Hindi nga, ma'am. Ako na lang. Alika na. Alika na, ma'am. Samahan kita. Dali. Hoy, Harrison! Asan ang mga bata? Secret! Secret, secret ka dyan. Eh, kung i-secret ko hapunan mo. Wala naman eh. Ando sila sa loob. Kausap si Frankie. Hop! Ano ba? Eh, Lola naman eh. Hindi ko eh pwede papasukin magagalit si Frankie. Look out ako dito eh. Ano ba yung mga look out na yan? Ano ba talaga nangyayari sa loob? Eh, huli kong narinig, meron silang pinag-usapan, meron silang gagawin, yung operation na Rescue Isay. Rescue Isay? Mm-hmm. Merong rescue... Anong meron, neighbor? Ano ka ba? Kakasabi ko lang, ha? Meron silang ginagawa doon. Operation Rescue Isay. Ang hina mo naman, beauty! Anong ginagawa mo dito? Wala! Napadaan lang ako. Masama ba nga dalawin ang kapitbahay? I miss you, neighbors! Baka alis na nga ang susunod na ng mga kapitbahay dito. Hello? Coach Enrico? Report lang po ulit. Si Nakikoy, mukhang may balak na namang kunin si Isay. Talagang walang kadala-dala yung mga asungot na yan, ano? Pupunta pa sila ulit dito? Beauty, kailangan ko ang tulong mo. Okay, Coach. Kahit ano, sukdo lang inadlad ko ang beautiful body. Hindi. Hindi yun. Kailangan kita. Kailangan ko maghanap ka ng lugar na pwede pagtaguan kay Isay. Maghanap ka ng kuweba, ng parking lot, o ng basement, kahit saan. Kailangan siya maitago bago dumating sina Frankie. Yes, Coach. Maghahanap ako. Ora mismo. Now na, agad-agad. Danilo, may importante ako sasabihin sa'yo tapos... Lani, malubahan na ako. Anong? Hindi na ako magtatagal. O Tetang, dito ka, kasama mo ako. Kikoy, dito ka, kasama ni Sherwin. Mali po itong ginagawa natin, di ba? Papasok po tayo ng bahay ni Mang Enrico. Hindi tayo papasok sa bahay ni Enrico. Si Tads ang sasagip sa kapatid mo. Sina Beauty parating na. At pag dumating sila, ililipad ka namin sa lugar kung saan hindi ka makikita ng kahit na sino, okay? Hindi natin kailangan ng potion kasi pag bumalik dito yung Tads na yon, yung pangit na rubber shoes na yon, meron siyang makakalaban.